Hanggang 2022 lang ang unit team. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unit team. Okay, hanggang 2022 lang ang unit team. So meaning to say, ha? Sabi ni VP Sara, ang 2022 is for unit team only. Tapos na. Ha? Tapos na. Okay. Tuloy. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Na ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections and then umanang elections nila Ugnami. And nagpasalamat ni sa atuang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2022. So the unit team. So yung ano ko ha? Malalim yun eh. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Yung sabi niya na hanggang 2022 lang yun, yung aming tandem bilang unit team. Tapos na yun. Oh, yung mga layunin namin yun sa 2022 na mapanalo namin ang isa't isa, tapos na yun. Okay? Nagtagumpay po ang layunin ni VP Sara at ni PBBM na mapanalo nila ang 2022 election. Okay? Sa madaling salita, ayon kay VP Sara, putol na ang tandem. Tapos na. Yun ang interpretasyon ko ha. Putol na, tapos na, tapos na yung 2022, ang layunin namin tapos na. Ngayon, hindi na sila raw kandidato. Okay? Hindi na sila kandidato, may kanya-kanya na silang trabaho. Okay? So, walang sinabi na meron pang unit team o nag-ano, wala. Direktang sinabi ni VP Sara, yun lamang po ay pang 2022. Sa madaling salita, alam natin, apektado ang relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Nasira na yung relasyon ng dalawa. Unang-una, hindi naman direkta na nasira ang kanilang relasyon dahil nasa kanila yung problema. Kung tutuusin, wala sa kanila yung problema. Hindi nagka-problema si VP Sara at si PBBM na silang dalawa. Una, kung i-analyze natin bakit nagiba ang unit team, bakit nasira ang tandem ng VP Sara at PBBM, unang-una, dahil kay Martin Romualdez. Yun ang pinakauna. Ha? Yung ginawa ni Martin Romualdez ni Gloria Macapagal Arroyo, that triggers the feelings, ha? Yung feeling ni VP Sara. Kaya nga, na-create yung word na tambaluslos, kung na-remember ninyo. I think sa Twitter ba yun? O sa Instagram? Nakalimutan ko. Basta, nag-status po si VP Sara at that time. VP Sara was disappointed kasi ayaw niya sa grupo na ganyan. Ayaw niya kung merong mga galawan ba na pamumuliti ka. Ayaw niya yan ni VP Sara. So yun yung una. That was the reason bakit unti-unti nang nagiba itong relasyon ni PBBM. Siyempre, pinsang buo ni PBBM. Diba? Si Martin Romualdez. Pangalawa, okay? Pangalawang reason, Martin Romualdez pa rin. Noong sinuportahan ni Martin Romualdez itong mga kalaban ni VP Sara, mga dati ng kalaban, sina Castro, itong si Raul Manuel, si Raulo Manuel ba? Patungkol po dito sa confidential funds. Anong ginawa ng Martin Romualdez? Sinuportahan niya at hindi niya inaprubahan yung confidential funds ni VP Sara the following year. So it's very obvious na tinatrabaho si VP Sara. Sa madaling salita, si Martin Romualdez po sa mga mata ng taong bayan, ginamit lang po ni Martin Romualdez itong si VP Sara. Kung ikaw ba naman si VP Sara, sa tingin mo ipagpatuloy mo yung unit team? Eh siyempre hindi. 'Di ba? Ano 'yun? Trinahindor siya. Tapos itong mga vloggers na ito, kung ano-anong pagtanggol nyo kay Martin Romualdez, itong si Abe at itong si Jarrett, ha? You try to think of it kung sino yung unang nang aaway. Ha? Bago ninyo tirahin, siraan, si VP Sara, kung ano-anong ibinabato nyo sa kanya, tingnan nyo yung pulot dulo bakit nagkagulo ito. Di ba?
Pangatlo. Oh, pangatlo. Yung ano ginawa na statement ni wife ni PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, na bad shot siya sa akin, o BB Sara, bad shot ka raw ni First Lady Liza Araneta Marcos. At yung inisnab ha, ni FL Liza itong ating BC Presidente, nakakahiya yun ha, kay First Lady. Nakakahiya ka, First Lady, sa ginawa mo. Vice President ito. Binoto ito ng taong bayan. May mandato ito. Ikaw wala, asawa ka lang ng presidente. First Lady, hindi ka binoto ng taong bayan. Oh. So may mas karapatan si VP Sara na ikaw yung rumispeto sa kanya. As far as I know, nire-respeto ka ni VP Sara. Ang tanong, ikaw, may gana kang nagsabi, nagpa-interview, ha? Na bad shot yan sa akin. Vice Presidente yan. Nagtandem yan ng iyong asawa. Tapos sasabihin mo, bad shot yan sa akin? Hmm. Instead na si VP Sara ang mapapahiya, ikaw ang napahiya tuloy. Oh, ikaw yung naging hindi professional. Oh, ikaw yung First Lady sana. Ikaw sana yung nagsilbing parang peacemaker ng isang bansa kasi ikaw yung First Lady. Hmm. Pero ikaw yung nangunguna sa panggulo. Di ba? Pero look at what happened. Ni isang salitang binitawan si VP Sara laban sa iyo, wala. Nirerespeto niya. Siya pa yung umunawa sa inyo. Di ba? Oh. It's a good thing na si PBBM, naunawaan rin niya ang kanyang asawa. Si PBBM rin, naunawaan rin niya si VP Sara. Nasa gitna lang siya. Pero siyempre, kung laliman nyo ang inyong pag-iisip, eh siyempre, si PBBM, mas kakampi yun sa kanyang asawa. Oh, di ba? So, ito tuloy na sabi ni VP Sara ngayon na hanggang 2022 lang yun yung tandem ng unit team. Oh, napanalo na namin. So, harap-harapan na sinabi ni VP Sara na wala ng unit team. Ami Cabrera, welcome po. Ayan, yung ating moderators. Solid DDS. Ayan. Si Ami Cabrera Davao. 260 likes, 930 viewers. Okay, maraming salamat. Sa 930 viewers, mga hindi pa nakasubscribe and follow, mag-subscribe, follow na kayo para updated kayo, ha? So, yan. Hindi pa ba kayo kontento sa sinabi ni VP Sara? Patuloy natin, ha? Himay-himayin natin ang kalahat ng mga sinabi niya. No longer exist afterwards. Are you saying, well, we are not candidates anymore? Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa rin maganda. Lesson na sa tanan kababaihan na bisan gidaw-daw mo dapat wapag na. Lim yung sinabi ni VP Sara. Sinabi niyang, tayong mga babae, ha, kung inaapi tayo, dapat maganda pa rin tayo. Malalim yun. Bakit? Sa madaling salita, parang sinabi ni VP Sara na siya ay inaapi. Siya, Senpai, hello po. Siya ay inaapi. Alam naman natin kung ano yung ginawa ng mga kongreso sa kanya. Patungkol po sa confidential funds, kung ano-anong mga bintang nila tungkol dito sa 11 days na raw ginasta yung pera ng confidential funds. Oh, tapos inaapi pa siya patungkol dito sa Department of Education. Oh, bakit raw hindi itinaas, ha? Sa mga vloggers, bakit raw hindi itinaas ni VP Sara ang mga sahod ng mga guro? Hindi naman si VP Sara ang may kasalanan yan. Kung gusto niyong tumaas ang sahod ng mga guro, ha? Ang kongreso, doon kayo mag-rally sa kongreso. Kasi itong mga nagra-rally, itong VP Sara Resign Movement, yun ang panawagan nila. Doon kayo magreklamo sa kongreso. Si VP Sara, hindi siya nagkulang na nag-request na taasan ang sahod ng mga guro. Hmm. Pero, at the end of the day, ang budget po ay nandyan sa kongreso. Kung i-approve ba nila? Paano nila pipilayan si VP Sara?
eh, it's up to them kung bigyan nila ng malaking budget si VP Sara o hindi. Diba? Alam na natin yan, yung laro ng politika. Laro ng mga politiko. Oh, kung gusto mong mapilayan ang inyong kalaban, eh, huwag yung bigyan ng budget. Oh, at the end of the day, kawawa ang taong bayan.